skill shots eh. Yeah. Something with the extra purifies. But we shall see dahil nga ang magsa-side lane ay Atlas. Oh. Si Eson ang side lane Atlas dito. Blacklist International again breaking the code, Shinbu. Yeah, side lane back siya, no? And they got Hilda support and Changu support. Side lane back siya, tol. Side lane back kalaban. Ito yung tama ni Octopus at Gulong sa baba. Wow. Dalawang Bruce ko, bubu talaga. Ang kulit talaga ng ano, side allocations natin dito. Pero it's because you want to empower your 1-3-1s eh. Tapos bumakap nga kaagad si MB, oh. Para lang siguro makakuha din ng invasion dito. Well, at the same time, nanigurado na si H2 for going for his own buff. Man, I think si H2O dito, ngayon niya palang nakuha yung kanyang purple. Hindi niya pa nakuha yung red. Same as full clip. We're now looking at a mirror type of... Pero nanago ng NXP. Combo, pero mauna yung NXP dito. Yeah, inago ng NXP. Pero gusto yata nila i-convert into a kill. Renegy here, wala siyang Cyclone ay nanasakyan. Blurs the flicker, lapit si Aqua level 2. Chester bumakap. And that's a winner for NXP. Hinintay nila actually yung Blacklist International. They tried to bait it. Pero nahuli ng onte dito si paring Aqua. Kung nauna lang siya ng mga ilang segundo, pwede pa nila makancel or makill. So libreng orange buff. Dalawang orange buff ngayon sa next play, sa next play solid. Ay, oo, tama. Isa kay Renegy. Oo, and gusto ni Renny J to ha, kasi pag may orange buff ang isang Tams, expect kakagatin kanya ng kakagatin kahit anong mangyari. They're delivering the 4-man here, down for the bottom lane. Level 2 pa rin si Eason, and now they shifted their 1-3-1 na. Ang nakabody na ngayon ay si Eason tsaka si Dexstar. So, makikita mo, Edward will be staying down for the bottom lane. I think things are looking awkward na dito para sa Blacklist International because first, Eason sits at level 2. That's one. Eason sits at level 2. Kung magkakaroon naman ng turtle fight, feeling ko naman may ult pa rin naman silang ready. Pero ang laking kawalan and feeling ko hindi na-account ng Blacklist yung laging habit ni Renny J na mag-invade sa orange, no? Oo, kailangan pa dito ng dalawang levels ni Eason and probably dalawang wave pa yon ng minions bago niya makuha. And going back to what you're saying, on Renny J's signature Tams move. Mapupull off mo kasi kagad yun pag Tams ka pag level 1 eh. Ang bilis ng movement. Kahit masya nga ito eh. Kahit masya nga ginagawa ni Renny J pang nakaw ng orange. Oo, and I think mas nag-play safe dito yung team ng Blacklist International. Hindi nila in-expect actually yung follow-up. May nagsuporta kay Renny J that time eh. Kung si Renny J lang mag-isa yun sana. Oo. Diba, i-go nila eh. Pero sabi nila full clip, teka, bait natin. Pero ayun, may kasama pala. Kahit but again, yeah, they want to deny Renny J here. Pero they're lacking in damage. And again, classic talaga mula sa Yusun Shin. You know, mountain shower lang. Lagi. Alam mo agad. Alam mo agad. And mukhang lugi yan. Lugi ang Yusung. Basta pag may red ang Tams, what you want to do is to just fight and put in the lifesteal. Nakita mo dalawa na yun kanina and without heavy supports na early damage sa Blacklist kasi Lolita ano yan eh, passive type yan na support eh, 'di ba? Mm-hmm. Hindi nila na punish si Renny J. Punish. Abilities ng buff proc kaya agad dito rin nilagay ni Chester. Buti na lang nakuha pa rin naman yun ni full clip. But still no level 4 for Eason. Ayun, nag-level 4 na. Kaka-4 lang. Actually, pwede nga sana ipag-surpresa. Pinasimulan na yung turtle fight dito, mga kaibigan. Naka-focus si H2, naka-presto si Dexstar. May Numinum Blast sana. Available yan. Bantayan natin. Nandun dito sa likod si Renny J. Gumulong na kaagad. Naka-slaughterous sights. Numinum Blast naman kaagad. Then, personally secured pa rin dito ni Edward. It's gonna be a full-blown fight. Nawala dito kaagad yung ating Baksha. Sa likod ni Aquang Drumagon. Aquatic Dragon, ladies and gentlemen. At gusto niya pang uminom because they're chasing down H2O, and that's a win then doll tall ng Blacklist International because they got 3-4-0 plus the turtle. Nakuha dito, kailangan ng gumulong ni MB para lang madepensahan to. Buti na lang kamo na buhay pa yung tower. Full clip, sobrang clutch nung retry niya doon sa purple bago nangyari itong turtle fight natin. Look at the zone from Dexter, and man, look at the boost on shield. Tsaka si Eason, man, na-shoot niya mo yung ano talaga, yung fatalings. Man, ang daming shots mula sa Chang'o na bulwark shield to the point na lumapit-lapit
nagkalapit-lapit yung next play. And sabi ni Eason, welcome to Eason Esports. Even though na nerf ang Atlas, hindi nyo pa rin to matatakasan. Promise, Manjin, para sa akin, bago nangyari yung turtle fight, lamang yung next play talaga dun eh. Oo nga. So, nakarating, napaka-patient ni Eason, talaga tiniis niya na makarating dun sa sa level 4, no? Buti yes. Nakuha nyo na, veteran moves, man. Patience, iba talaga pag veterano, pasensyoso. Vintage Eason, ang isa sa mga naunang players na mag-represent ng Pinoy sa laro ng MLBB. But nonetheless, nakapag-depensa naman dito ang next play solid. Hindi nabasag ang mid. Ngayon pa lang, they made sure na basagin muna nila yung top bago i-trade yon. That's why nagkaroon pa tayo ng tabla. Hindi pa tapos. Shinbu, aasa lagi. Ang hirap na ito pag tumusiro yung blacklist, man. Ang gandang pambati nun sa MPL. Tingnan natin ngayon, full clip again. On his third rotation of his buff, binatik agad sila ng Mitchell Shower dyan. Lapit si Edward dito. Let's go sa Kagura! Nasambinugan ng Kagura, Numinon Blast. Ayos ba yun? Dahil katabi ka agad yung Lolita na nakuha yung kill sa Changit. Nabura na rin. Pati si H2O, todo, tol, habol doon. Para sa backshot natin, that is MB. Make that MD because he is momentarily dead. And that's Renegade as well. Backline na ulit cut. Si Rene J. Man, Blacklist na yung may control. Huli siya yan, yeah. Rene J. Ay, di. Nangyari na naman ulit. Rene J trying his best to deal with two heroes here. But I think, hindi na magmamatter to kasi pinipigilan lang ng Blacklist tong Rene J things. Yeah. Kailangan lang talaga mag-overextend. Ganda follow-up dito ni Chester. Hindi na nila kinumit. Pero, of course, Turtle. Then naman ang kukunin dito ng mga taga-Blacklist. Look at that fight. Shinbu, that was part 2 of next play solid. Na 3-9 nilang kunin yung ganda. Purple pop dito. They don't have a retribution, Shinbu. Ganda tol. Ganda ng triangle formation. May ano, may Lolita. Triangle opens eh, may Lolita, tapos may Kagura sa Gedli. Kompletos. Men, Wombolicious, Combolicious, break the code. Oh, yun ang ginawa dito ng Blacklist International. Men, kung may pelikula dito, yun yung part 2 ng fail, pag-fail na invade ng next play solid. Again, may red 3 si full clip. And full clip, patient enough na nandoon lagi sa wall na, oh, hintayin natin mamula. For sure, mamumula yan dahil mag-ulti yung Chang'o. Easy red 3. And with that, nakapag-set up sila ng magagandang combos. Yeah. Vintage. David, be careful ha, kasi na-issue-shoot ng Blacklist. Na-issue-shoot ng Blacklist yung setup nila. May tinatamaan ng Numinon Blast, may na-fatal links. And maybe hindi ko lang nakikita, pero I'm sure may tinatamaan din nung yin yung overturn. For sure. Ang dami laban nito. Okay, Black Dragon form. Mukhang bait lang naman. Under 30, hindi rin naman i-commit ni Aqua yan. Yes. Okay, we'll be toning down dito sa laro natin. Ito na items ko, tingnan mo. Yeah. Actually, itong side ng Blacklist International, eh, actually, hindi naman ganun kataas. I think pwede pa to. Pwede pa. Na next play solid, even though may endless battle na si paring full clip this time. Ang kailangan kasi ng next play solid sana dito is to shut down the link eh. Kapag nawala at na-target nila dito si full clip, pwede pa eh. Kasi na kay full clip pa rin yung damage. Again, masyadong mataas dito yung ano eh. Yung cooldowns nung ultimate. Kanina sinisilip. Oo. Alam mo, sorry. Kanina sinisilip ko, tol, yung ano, yung items. Okay na sana si Aqua eh. Kaso, tatlo yung physical attack dagger. Kanina lang eh, no? Dahil ginawa lang Legion Sword yung isa. Shoutout niya pala siya. Shoutout sa trainer natin. What's up? Ano na po siya, friend? Pero again, Kuya Shinbu, medyo nag-tone down yung game kasi natuto na yung next play solid na yeah. Ah sige, hindi na natin pala kaya mag-invade. Yeah, why not? Yes. Defend. Mataas pa din. Mataas pa din yung capability natin to spam. Mataas pa din yung damage output natin. We have a Hilda na pwedeng pang-vision. Si Rene J can just push out the waves. But the problem here, men, Black Dragon and the Pinch Boys, ang bilis ng response ngayon ng Blacklist kahit sa ang parte ng mapa ka pa. I can have a feel they can dance around under turret eh. No? Oo nga eh, parang kaya na eh. Under turret eh. Pwede mag-tower dive eh. Naku. Lolita, no? Tapos Atlas. Oo. Ang daming pwedeng bang setup. Kasi hindi na kinukulang sa damage eh. Kasi yeah. Online din si Edward. Oo. Ang taas ng shield. At pwede pa sila mag-dive. Actually, tatlo yung pwede. Apat ang divers dito sa side ng Blacklist International. Even the Kagura
can do the outplaying yung overturn, di ba? Wushu Umbrella PG yung overturn, Edward. And then, meron pa silang flame shot. And sobrang crucial ng flame shot na yan kapag may kalaban kang Tams at kapag may kalaban kang Baksha. Kasi what can you do is you just knock them back. Yeah. Kung mag-initiate sila ng flame shot, may extra purify ka pa ng Wushu Umbrella PG. Mukhang ano ngayon yung jumong natin, tol. Hindi niya yata mo, parang hindi masasalba yung Gogoryo ngayon. Kailangan natin kailangan natin yung team song shin eh. Kailangan yung Jumong eh. Ano ito yung moment na natatalo si Jumong eh pag tinatrader siya? Ito yung moment na ano na eh, yung bigla mag-slow-mo. Oh. Yung nakaraan. Oo. Ang nakaraan may ganun sa'yo. Opo. Parang ito na nga ang pagsugod ng Blacklist International sa mid. Shinbu, next place, trying their best to defend. They're defending, they're defending. Kasi pwede kawala ng meteor shower, pwede ikaw to! Binatukan ng payong tol, sakto tag-ulan! And look at that, ladies and gentlemen, may nalik sa Lululman members dito, kahit yung back siya biyak! Ladies and gents, it's the Hilda na wala. Triple kill na nakuha pa dito ni Full Clip at ibang talentong pinapakita ngayon nitong ating bata. Nakita nila na naubos na yung bala. Nag-major shower. After nag-major shower, boom, binato yung payong. Hindi na kailangan eh. Payong, sabi ni Edward. Oh, payong kaibigan. Payong kaibigan. Tandaan nyo, hindi lahat ng payong maganda, may mga payong masama. Oo nga. At sinama bigla ang next play. Beautiful initiation from Edward. Wow, lahat sasama din eh. Oo, Shinbu, pini-question natin kanina itong Kagura pick, di ba? Pero sabi ni Edward, papakita ko sa inyo, Manjin and Shinbu, kung bakit pasok pa rin ang Kagura sa pag-initiate. What was that? From afar, we all thought that it's going to be Eshon. We all thought that it's going to be Aqua or Full Clip to put in and go with the initiation. But no, it is Edward. Kuya Shin. I'll be honest, tol. I'll be honest. Huli kong Kagura na nakita bumura ng ganon. Season 1 pa kay Yuji. Yuji pa lang, no? yung ganon na pamburahan na Kagura. Yung paggulat ka na lang. Gulat ka na lang yung buhay mo. Biglang soak eh. Oh, man. You know what's his items? Man, Clock of Destiny to the Lightning Truncheon Season 1 build! Holy Crystal din! Holy Crystal! Like, it's a lot of magic damage out there. Yeah, magic damage and stats. Mm-hmm. Man, ang hirap dito sa side ng Next Place Solid or all their damage, mas maraming single target eh. Parang isa lang yung pwede nilang pang full-on 5-on-5 damage, which is the Meteor Shower and the Blood Floods. But again, man, Blacklist International, they negated the early game progression. Yeah. They protected their link. Yeah, man. And you know, on a composition, tol, in a composition na may Kagura, on a composition na may Lolita, man, break the code indeed. Grabe. Initiate, Eson pumasok, pangit yung Fatal Link, sa si MPL lang ang tinamaan doon. Renegy sa may pinakalikod, grabe talaga. Uncle Breaker, wasak ang tito mo. Down in by Edward, ladies and gentlemen, hindi nagpahuli basta kay Renegy Bura. Na ngayon, yung ibang mga membro pa, monster kill, double kill, patay si Jomong, huwa doon. And there is the minion going for the push into the base here of Next Play Solid. Hindi durog, kundi break the code. Because Next Play Solid has been blacklisted.